Marami tayong mga kabataan na nagtatrabaho sa ibayong dagat pero nag-i-enjoy sa kanilang mga trabaho doon kasama ng buong pamilya. Ito ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW mula po sa Bantay OCW Foundation, hatid ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Mamamasyal tayo mula sa Madrid sa Espanya. Kukumustahin natin ang ating mga kababayan doon, lalo na ang pamilya Villarico. Makakasama natin si Jenny Villarico de Guzman, isa siyang English tutor at makikipagkwentuhan tayo sa ating kabayan mula sa Spain. Hi Jenny! Welcome sa ating Bantay OCW program! Hello! Magandang hapon o gabi. Dahil anong oras? Oo, Jenny, ang buong pamilya nandiyan na sa Spain, ano? Opo, nandito po ang mommy, daddy, mga kapatid, nandito po lahat at mga pamangkin. Sino ang una na pumunta ng Espanya? Ang nauna, Tita Gigi ko po, yung kapatid ni mommy. Kasi sa Pilipinas pa lang, dahil sa lolo ko na Espanyol, nakuha na nila yung citizenship o yung nasyonalidad. Kaya sinubukan nila yung buhay dito mga 16 years ago. So, ang lolo mo, Spaniard, Spanish? Opo. Oo. Pagkatapos, sumunod ang mami, daddy mo? Una, nagbakasyon sila dito, nagustuhan ng kapatid kong bunso, bakasyon lang. Dahil nandito sila tita, sabi ng kapatid ko, ay, hindi na ako uwi. So, iniwan nila sila sa tita ko. After a few months, dahil siya na lang yung bata nun eh, siya na lang yung walang asawa, ayaw nila maming mapalayo sa kanya, sumunod na sila dito. Ah, ang unang nagkagusto dyan sa Spain, yung kapatid mong bunso? Opo, yung bunso. Nung una, ayaw niya pa sanang sumama magbakasyon. Tapos, nung nakita niya yung paligid, pagbaba pa lang daw ng eroplano halos, sinabi na sa daddy ko na, hindi na ako babalik ng Pilipinas. Dito na ako mag-aaral. Buti nag-decide din ang mga magulang mo na mag-establish kayo ng residency dyan sa Spain kasi maganda ang kalagayan ninyo dito sa Pilipinas. Opo, totoo po yun. Pero kasi ang naisip naman din nila, mami, noon, yung pagpapasimple ng buhay. Gano'ng katindi yung adjustment na ginawa ng pamilya Villarico? Ay, malaking pagkakaiba kasi marami naman talaga tayong kababayan na ang alam nila na kapag ka nabuhay abroad, ibang-iba sa buhay sa Pilipinas. Halimbawa, nung sa Pilipinas, syempre nandyan yung merong mga tumutulong sa bahay. Pero pagdating sa abroad, lahat ikaw ang gagawa. Bukod pa dun sa ang naging trabaho ng mami ko, domestic helper din. So, hindi niya masyado, dumasipag naman kasi talaga si mami kahit meron mga tumutulong sa bahay. Sanay talaga siya sa gawain ng bahay. So, alam niya kung anong gagawin niya dun sa trabaho. Pero syempre, yung adjustment na pati pagdating sa bahay, ikaw pa rin lahat, iba. Pero ibang klase yun, ha? Kasi nakita ko rin ang pamilya ninyo, si mami mo, si Jojo, talagang bata pa yan. Eh. Mukha atang hindi marunong sa gawain bahay. Akala ng iba yon. Pero manager kaya yan dito sa Pilipinas, may sarili kayong kabuhayan. Diba yung adjustment at hindi naman kayo bumiyahe, hindi sila bumiyahe as OFW. Nagkataon lang naman na residente na kayo o citizen kayo ng Espanya. Opo, citizen agad. Pero ikaw, Jenny, hindi ka agad kasama eh, di ba? Hindi ka agad sumama sa parents mo. Hindi po. Kasi, nung pagkakataon na yun, dahil may asawa na ako at saka yung ate ko, hindi namin siya agad, yung klase ng batas na nag-apply kila mami para makuha yung citizenship, hindi sa amin agad nag-apply. So, naghintay pa ng ilang panahon hanggang sa nakuha ko rin yung citizenship. Pero dahil nagtatrabaho na rin ako sa Pilipinas, at sabi nung asawa ko, hindi niya pa gusto subukan, so hindi pa kami agad umalis. Kaya magtatatlong taon pa lang ako dito. Pero kung consider mo na yung option na yun na sumama sa Spain, kasi alam ko nung una, nag-re-resist ka, ayaw mo daw.
Opo, ayaw. Ayaw nung una. Kakaiba ka. Kabaliktaran ka ng kapatid mo. Siya naman gustong-gusto agad. Opo. Eh, siguro kasi hindi ko pa nakikita ang Spain noon. Tapos, nakakapagtrabaho na ako sa Pilipinas. Meron din naman akong magandang trabaho nung pagkakataon na yun sa Pilipinas. Kaya, hindi siya naging option sa akin. Pero, nung nakapunta na ako ng first time, nakita ko yung mga benepisyo din ng nakatira dito. Tapos, ano yung posible ko rin na maging trabaho. Tapos, bumalik pa muna ako ulit ng Pilipinas. Tapos, napagtimbang-timbang ko yung pagkakaiba hanggang sa mas nagustuhan ko rito. Ano yung mga adjustment na ginawa mo pagdating mo ng Spain? Marami din. Eh, kasi sa Pilipinas, ang trabaho ko, nasa call center ako. Nung bago ko pumunta dito, maganda yung position ko rin naman dun sa trabaho dahil hindi na rin po ako yung nagtatawag kasi mahirap kapag ikaw yung sumasagot ng telepono versus sa nasa administrative work ka na eh. Tapos, pagdating dito, ang una kong naging trabaho muna, sinubukan ko rin mag-domestic helper kasi nung mga panahon na yon, yun talaga yung pangkaraniwan na mabilis na makuhan trabaho ng mga Pilipino na babae dito. Pero sinubukan ko na baka naman pwede pa ako merong ibang subukan trabaho. So ang ginawa ko, nagtingin ako online dun sa mga available na trabaho dito. Nagpasa lang ako na nagpasa ng resume. Minsan nga hindi ko alam kung ano ba yung trabaho na ino-offer nila pero sige lang kung sino sasagot. Hanggang sa nag-apply ako ng English tutor, merong isang academy na sumagot. Ang dami namin Pilipino din nun eh na nag-a-apply dahil neutral accent tayo eh. Kaya mas madali maintindihan, hindi rin sila naging mahigpit sa requirement na kailangan mo ay certified ka ng TEFL. Hindi sila naging ganun kahigpit that time. So nakuha ko yung posisyon na magtuturo ng English, tapos pupunta sa bahay, tuturuan mo yung mga Spanish na bata ng English nga kasi ngayon marami ng school puro bilingual. So talaga napipilitan na yung mga magulang na paturuan ng English yung mga anak nila. Ilang taon mo na ginagawa yan? Naging trabaho ko na siya noong 2015, noong unang-unang punta ko dito. Tapos bumalik ako ng Pilipinas. Tapos noong 2019, pagbalik ko ulit dito, sabi ko susubukan ko ulit noon sa academy na yon. Eh, nakakatuwa naman kasi pag-apply ko sa kanila, tinignan yung resume, tapos tignan mo may experience ka ba, sabi nga noon, ay nagturo na ako sa inyo 2015. Tapos, ito ba phone number mo? Dito ka pa rin ba nakatira? Ganyan-ganyan. Okay. Tapos, sabi ko, that's it? Sabi niya, yeah, it's okay. Teacher ka, parang teacher ka na namin dati. Okay na yun. Hintayin mo na lang yung message namin ng mga estudyante mo na ibibigay namin sa'yo. Lucky Promo 2022! Swimming pool, playground, fitness center, city hall. Kompleto at sigurado ang seguridad sa komunidad dito sa Severa. 20,000 pesos all in, lipat agad. Ready for occupancy. Move in after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Last 2021, Westchester gave away a brand new car. 2022, when you reserve your townhouse unit now, you get a chance to win up to 50,000 pesos. Join Severa Samira Lucky Promo. You as the buyer has a minute to play as you unlock each door that has 2,000 to 5,000 pesos and win as much as 50,000 pesos. What are you waiting for? Reserve a townhouse unit and join our promo. Unlock your lucky 2022. Dito sa Severa, swerteng bahay, swerteng buhay. Eh bakit ang tagal mo bumalik? Sabi mo 2015 ka pa pumunta. Tapos umuwi ka ulit. Ayaw pa kasi puno asawa ko eh. So, alright. So nagkaroon ko yung mga dalawa na pagbibigyan ko siya sa gusto niya. Tapos sabi niya sa akin, sige mami, pagka hindi naging okay dun sa gusto ko, pagbibigyan ko yung Spain, subukan naman natin. So nangyari nga na hindi naging okay yung gusto niya. So 2019,
parang yung resulta nung gusto niya ay by May yata yun. Tapos by June, nakaalis na kami agad. Bilis, ano? Anong status ng asawa mo? Petition ka ba ng mommy daddy? Hindi na po ganun yung naging labas. Parang ano na lang siya, birthright. Kasi nagkaroon sila ng batas na kapag ang lolo ay Espanyol at umalis sila dito sa Spain because of the civil war, then pwede nilang reacquire yung citizenship at makukuha ng kaapu-apuhan. Yun na po yung nakuha namin ni ate. Tapos yung asawa ko, dahil Espanyola ako, pagdating niya dito, automatic resident siya. Magaling ka pa rin mag-Espanyol. Hindi po. Hindi po, kasi hindi po nagkakaroon ng chance. Dahil nga, ang trabaho ko ay magturo ng English. Tapos, ang rule sa amin, pag tapak mo ng pinto ng estudyante mo, hindi mo kailangan, kahit nakakaintindi ka, hindi mo kailangan ipakita na nakakaintindi ka. Kasi sasamantalahin nila yon para Espanyolin ka, hindi sila mapuwersa mag-Ingles. Oh, advantage so, sa'yo yun. Oo. Pero syempre, mas mabuti kung marunong, dahil lahat dito ng sa government, hindi naman sila nag-i-English pa masyado. Mm-hmm. Hindi pa rin sa ospital masyado nag-i-English. Kaya mahirap para sa akin kung ako ay hindi marunong mag-Espanyol. Sinubukan ko mag-aral, pero dahil sa pandemya, nahinto yung pag-aaral namin ng asawa ko. Kaya hindi pa rin ako marunong. Ano mga challenges mo sa trabaho niya? Mahirap makipag-communicate. Parang last week lang naranasan ko yung challenge na yan dahil hindi marunong mag-English kahit konti yung magulang pati yung bata. So, walang magta-translate. So, hindi kami nagkaintindihan ng message. Eh, ang ginamit ko ay Google Translate. Minsan talaga si Google Translate hindi ganun ka-reliable. Barok siya. Oo. So, ang nangyari, ang intindi ng magulang, may klase kami. Ang intindi ko naman, ay i-update niya ako kung may klase kami. Hindi ako nakapagturo. Oh. So, parang nagalit yung tatay na nagko-confirm ka sa akin, tapos hindi mo kami pinuntahan, naghintay kami. Oh. Ganun yung mga typical na challenges talaga kapag ka hindi marunong mag-Spanish. Face-to-face ba itong tutorial? Yes po. Kahit itong pandemic? Yes po. Oh? Kaya mahirap magturo ng nakamask, pero kailangan kasi mong mag-adjust ng during the pandemic kasi hindi sila sanay ng online talaga yung klase. Dahil nung time ng pandemic, nag-start siya March dito, yung nag-lockdown kami. June, tapos na ang klase. So March, April, May, June, 3 months lang sila nag-online ang mga bata. The following school year, which is September, naka-face-to-face na sila. So, hindi talaga well-adjusted yung mga bata para sa online classes. Kaya preferred ng mga magulang pa rin hanggang ngayon na face-to-face kahit na may pandemya. Pagputok ng pandemic, ang taas ng mga kaso nyo dyan, di ba? Opo. Pinaka-mataas po namin yata yung 300,000 a day. Ngayon, nag-130,000 kami ngayon. Ganon kataas ha, ang bilang dyan. Ngayon, nung nasa 130,000. Opo, itong Omicron. Wow. Eh, kumusta ang mga hospital ninyo? May mga, mas matitindi ba ito kaysa nung unang pagsiklab ng COVID-19? Hindi po. Mas grabe yung unang, yung first wave. Kasi ngayon, hindi naman marami yung napupunta sa ICU. So, hindi pa nagko-collapse ang mga hospital. Kasi lagi ang advice nila, once na mag-positive ka, sa bahay ka lang. Unless na hindi ka na makahinga, hindi ka naman kukunin ng ambulansya. At yan sa karanasan mo, marami kang nakitang kinukuha ng ambulansya. Opo, kahit dito sa mga katabi namin, lalo na nung first wave, nakikita namin may ambulansya kasi kukunin yung nasa kapitbahay. Makikita mo yung talagang nakapipiis na, tapos lalabas yung pasyente, tapos sprayan sila bago sila pumasok na ambulansya. Nakikita namin yung mga ganun. Pero wala naman dyan yung palibasa galing sa pamilya, doon sa bahay na yun, nagkaroon ng COVID positive. Hindi naman nagagalit yung mga kapitbahay, tsaka parang ina-isolate siya, hindi naman ganon. Hindi po. Doon nga natin makikita minsan talaga yung pagkakaiba kung paano na-educate din ng gobyerno yung mga tao. Kasi syempre naririnig namin yung balita ng dyan sa atin sa Pilipinas na yung iba daw, hindi ko po ganun kasura, pero binabantay ng barangay ang bahay. Pero dito po kasi dahil talagang na-educate naman kami na hindi naman siya nakakapandiri, hindi naman, basta kung ikaw rin sa sarili mo ay magiging maingat ka. Hindi ka naman din basta-basta mahawa.
So, basta kami susunod sa pagdistansya, dun sa face mask, sa pag-aalkohol, hindi naman, hindi ina-isolate o nagagalit dun sa mga kapitbahay o kung sino malalaman na mayroong COVID. Jenny, kumusta naman yung pagpabakuna dyan? Napakarami pa rin yung kaso, sabi mo, 130,000. Ano to, mga bakunado, hindi pa? Maraming hindi dun sa naapektuhan. Pero 90% na kasi sa huling news ng government ang nababakunahan dito. Marami na rin yung nakapag-booster shot. So, marami nga pong nagkakaroon kasi ang bakuna hindi naman talaga makakaprevent na hindi ka mahawa. Pero yung risk mo para maging fatal yung virus ay nalilesen niya. Kaya yung death naman po mababa kumpara dun sa nagkakaroon ng o natetest ng positive. Anong leksyon ang itinuro sa inyo ng pandemic o patuloy na itinuturo nito? Kailangan laging maingat tsaka makikinig. Lalo na dun sa mga babala, lagi kailangan sumusunod. Lalo na kung hindi naman ito nakakasama at wala namang para sa atin, ay hindi, wala naman nilalabag na simulain ng Biblia, hindi masamang sumunod dahil protection yun eh. Kaya nga kung hindi ka makikinig, nandun talaga yung dapat handa ka rin tanggapin kung ano yung consequence nung hindi mo pagsunod. Jenny, thank you very much. Napaka galing at nagkakwentuhan tayo ngayon. May gusto kang sabihin sa mga kapwa mong kabataan saan man naroon sa iba't ibang panig ng mundo, nasa iyong pagkakataon. Kung halimbawa na pag-iisipan ninyo na gusto nyo subukan din yung magturo dito sa Spain, gusto kong ipaalam na marami oportunidad dito para magturo ng Ingles. Dahil nakikita ko talaga maraming grupo ng mga kabataan ang nag-a-apply. Kasi merong, nandito ngayon yung pagkakataon dahil ang mga Espanyol ay gusto nila matuto mag-Ingles. Tsaka sana makinig tayo lagi sa mga babala, pati ng gobyerno. Importanteng sumunod para hindi na kumalat yung pandemya ngayon. Jenny, thank you very much. Kumusta sa pamilya mo? Thank you po. Si Jenny Villarico de Guzman sa kanyang mga praktikal na mga payo sa ating mga kababayan ng ating English tutor mula po sa Madrid sa Spain. Maraming salamat, Jenny, at hanggat namin ang masayang pamilya Villarico na muli namin makakwentuhan dito sa Bantay OCW program. Mula po sa Bantay OCW Foundation at Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online, ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.